And you are now watching Legal Minds, kung saan ating lilinawin at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Different credit card holders ay qualified sa pawayan at simula ang pambayad. Kaya meron tayong order guidelines sa PAW na pwede silang pumayad. Hindi in-specify sa batas kung ano yung other identifying features, pero example siguro niyan kung meron kang prominente na... Pag credit card, wala namang guarantor na ngayon eh. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may edad o malas mga litrato o nagkipagtalik, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang programang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga isyu at paksa na may kinalaman sa batas. Ako po si Christian Manyo. Ngayong araw ating aalamin, ano-ano nga ba ang trabaho, para saan at ano ang papel ng lupong tagapamayapa. Lahat ng yan ay papaliwanag ngayong araw ni Attorney Mark Tolentino. Sa bawat barangay, may tinatawag na lupong tagapamayapa at lupong tagapagkasundo. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba nito, paano ito pinipili at ano ang kanilang trabaho? Na lupong tagapamayapa, the purpose of this, to avoid yung court docket na mag-clog. Kasi kung away-away kapitbahay lang, away chismis lang, then dadaan pa tayo sa court. Kung pwede naman sa barangay, barangay muna. The purpose of this is settlement. Bakit settlement? Kasi in a barangay, kapitbahay kayo, kabarangay kayo, nag-aaway kayo. Yes. So mas maganda, ito yung purpose ng barangay, para to have peace and order ng barangay. Mm-hmm. So may tinatawag ng lupong tagapamayapa. But yung lupong tagapamayapa, may mga tao na member dyan. Mm-hmm. So hindi lahat na maging lupong tagapamayapa. Yung barangay captain, mm-hmm, the chairman, then may 10 to 20 members within the locality. Kung sino nag-apply, yung mga pangalan nila ilagay na sa bulletin board. Mm-hmm. Dapat maganda naman yung kanilang reputasyon, then they're in good personality and character, nakalagay doon. Okay. Kung sino mag-object, of course, ititingnan natin, but the barangay captain ang mag-decide kung sino, mm-hmm, yun. Every away, for example, may away kapitbahay yan eh, chismis, mga ganyan, away utang, away ano pa yan. So, doon sa lupong tagapamayapa, pipili ng tatlong tao. Itong tatlong tao, ito yung tinatawag na lupong tagapagasundo. So 20 persons na member ng lupong tagapamayapa, yung dalawang tao na may nag-aaway, doon pipili. Mm. Doon pipili sa tinatawag na lupong tagapamayapa. Ito yung tinatawag na lupong tagapagasundo. No, yun yan. So it means ang purpose ng lupon talaga is settlement. Mm-hmm. Okay? Before you file your case sa court. Okay? Kasi in, for example, may kaso. Normally ang mga penal, yung mga kaso nito, for example, yung fine is 5,000 below, yung kulong ng isang kaso is mga 1 year below. So it means parang away chismis lang, mga ganyan lang. So ipa-file mo yan bago mo i-file sa court, dadaan ka pa sa lupong tagapamayapa. Mm-hmm. Okay. Pagkatapos nun, yung tatlong disputed, yung dispute parties, pipili sila ng tatlong tao doon sa 20 tao sa lupong tagapamayapa. Okay. Pagkatapos ng settlement 'yon. So may hearing, first hearing, second hearing. Pag walang ang trabaho naman nito sila is mediator. They will mediate yung dalawang tao nag-aaway. Kung walang kasunduan, they will refer this case to the barangay captain, and the barangay captain through yung kaniyang secretary mag-issue ng certificate to file action. Maaari nga bang maging miyembro ng lupong tagapamayapa ang mga abogado? Paano kung kanilang irerepresenta nagre-reklamo o inre-reklamo? Itong certificate to file action, ito yung kailangan bago ka mag-file ng kaso sa court. Kasi kung hindi, wala kang tinatawag na CFA, yung tinatawag na certificate to file action, pwedeng yung kaso mo i-dismiss. For example, mag-file ka ng kaso sa court. Kasi tinawag kang pangit ng isang kapitbahay mo. Galit ka na galit. So, anong gagawin mo?
mag-file ka ng kaso sa court, yung kapitbahay mo pwede mag-file ng motion to dismiss. On the ground of failure to comply the barangay justice system, itong tinatawag ng lupong tagapamayapa. Yung judge, ang daming kaso. Mm-hmm. So it means kulang yung court, kulang ng tao nila, konting away lang, file ang kaso sa court. So sino magiging mayaman? Abogado. Anong ba, Miss Shari, na yung abogado bawal sa lupon? Bawal yan. Kasi ang abogado kasi, habang may nag-aaway, may negosyo. Yun talaga totoo. Totoo yan. So, hanap buhay eh. Hanap buhay yan. Pag nag-aaway, parang doktor, pag magkasakit yung isang tao, hanap buhay yan. Pag abogado, pag may nag-aaway, hanap buhay yan. So, sa lupon, ang purpose ng lupon is settlement. Paano makipag-settle pag may abogadong taga-sulsul? Okay. So, that's why very clear ang batas. Who must not be a lawyer? You may, a person can represent another person, but that person must not be a lawyer. Kasi pag lawyer, walang settlement. Pag walang settlement, anong purpose ng lupon? Anong purpose ng settlement? The purpose of this is to avoid the docket clogging sa courts. Mm. Kasi pag docket clogging sa courts, kahit may mga kaso doon, madelay. Madelay ang lahat ng kaso. Bakit madelay ang lahat ng kaso? Kahit sa dami, isang judge lang, isang clerk of court, may dalawang researcher, ilan na sila doon sa court? 5, 10. How can we attain justice when the system mismo ng court kulang, lahat ng kaso papunta, yung isang kaso, it will take 1 year, 6 months, minsan 5 years, 2 years, then every month, every day, may kasong magdagdag. Kung ang iyong irereklamo ay hindi mo kapitbahay o kaya naman hindi mo kabarangay, maaari nga ba itong ilapit o isangguni sa lupong tagapamayapa? The purpose of lupon is mediation. The purpose of this is to have peace and order sa inyong barangay. Okay. Imagine mo, kapitbahay mo, nag-aaway kayo, nag-dismissan kayo dahil lang sa sinabihan kang babaho, dahil lang sinabihan kang pangit ka, dahil sinabihan kang chismosa ka, nag-aaway na kayo. So what will happen to your barangay? Alam mo ba, pag itong barangay, may venue sa lupon. Kailangan kayong dalawa, you're residing within the barangay. So it means if you're residing in Poblacion 1, yung kalaban mo is residing in Poblacion 5, hindi pwede sa lupon yan. Ah, why? Anong purpose ng lupon? Peace and order of the barangay. Mm-hmm. So anong purpose of peace and order in the barangay? Hindi naman kayo makipit-kapitbahay. So hindi na kailangan ang lupong tagapamayapa. Bukod sa chismis at maliliit na away kapitbahay, ano pa nga ba ang mga reklamo na maaaring idulog sa barangay lupong tagapamayapa? Actually, lahat ng kaso. Except yung mga kaso na walang private offended party, walang private complainant. Like for example, jaywalking. Sino bang agabyado doon? Wala. You're just violating an ordinance. Di ba? Totoo. So, walang private offended party, walang private complainant. You're just violating a city ordinance kasi bawal tumawid dyan, nagtumawid ka. Mm-hmm. Another, if you cannot file a barangay lupong tagapamayapa against the government, hindi mo pwedeng idemanda ang city hall doon sa barangay. Uh-oh. Hindi pwedeng ganun. Of course. Hindi mo pwedeng idemanda si mayor in the performance of his official function as mayor sa barangay. It means may mga kaso lang specific. Like for example, pag criminal cases, normally pag less than 1 year imprisonment, dadaan ka sa barangay. Okay. And pag ang penalty is fine, dadaan ka sa barangay pag less than 5,000 pesos and below. So yung mga ganong kaso lang, yung mga maliliit na kaso, normally ang pinag-awayan sa barangay yung mga away utang, pinapahiya ka, chismis ka, normally yun ang mga away sa barangay na hindi na kailangan idaan sa court kasi pag idaan niya sa court, maraming kaso, yung effectiveness of the justice system ng Pilipinas maepektuhan, hindi because inefficient yung judge, because ang daming kasong pumapasok, then ang tagal ng isang kaso matapos dito sa Pilipinas. So doon pa lang sa barangay, isettle muna natin, baka pwedeng pag-usapan. Pagkatapos may tinatawag na in writing. Pag nagkasundo kayo, gagawa kayo ng arbitration agreement in writing. Okay. Pagkatapos ng in writing, documented siya. Documented yan. Then, yung decision ng lupon has the force and effect of a judicial decision. Okay. So, has the force and effect. So, for example, nagkasundo kayong dalawa na ikaw, may utang ka sa akin, magbayad ka sa akin ng 2,000 every month. Oh, yan. So, may kasunduan na kayo kasi decision na yon. Okay. So, pag hindi kayo nagkasundo, pwede nang idemanda sa court yan. Through that agreement, okay,
Another, yun ang tinatawag pag may agreement. Pag walang agreement naman, kahit anong pakiusap ni kagawad, anong pakiusap ni barangay captain, wala kayong agreement, the barangay will issue CFA, Certificate to File Action. Then lahat ng away ninyo, doon na kayo sa court mag-usap. Ano naman kaya maaaring gawin kung ang nagre-reklamo o kaya ang ire-reklamo ay membro ng barangay Lupong, taga-Pamayapa? Tumag-anak din isa. Okay. That's why yung dalawang nag-aaway, pipili doon sa 20. Ah, oo. Pipili ng tatlo. Mm-hmm. Kailangan yung dalawa na magkasundo. Sa 20 tao na yan, pipili sila ng tatlo na will act as their mediator. Mm-hmm. Yung tinatawag na Lupong taga-pagkasundo. Mm-hmm. Yung tatlong tao. So, after yung tatlong tao, so kung nag-agree sila yung tatlong tao, di sila, yun ang mag-decide. So pipili sila among those 20 persons sa Lupong taga-Pamayapa. Mm-hmm. O yung Lupong taga-Pagasundo ang tawag doon. Uh-huh. Kasi tatlo lang pipili sa 20. Okay. So 20, may mga picture yan. Pupunta ka ng Barangay City Hall, mga barangay. May mga picture yan, 20 yan, pipili kayo ng tatlo. Okay. Kailangan yung kayong dalawang nag-aaway, kailangan mag-agree kayo kung sino yung sa tatlo. Mm-hmm. Pipili kayo doon sa tatlo. Mm-hmm. So for example, yung isa, kamag-anak ni isa, di of course, hindi papayag yung isa. Magkakilala sila lahat eh. Oh, alam nila kung sino yung kamag-anak, sino yung kakilala. So that's why magkasundo sila sa tatlo. Mm-hmm. But itong tinatawag na barangay settlement, ang sinabi ng batas, mandatory sa yung mga sabi kong kaso. But kahit na, for example, you're residing in barangay 1, mm-hmm. yung isa residing in barangay 5, they may agree. Kung may away sila, pwede silang mag-agree na isettle nila sa barangay 1 na Lupon or doon nila isettle sa barangay 5 na Lupon. Depende sa kanila. But this is only discretionary or voluntary on their part. Okay. Kasi ang mandatory, sabi ng batas, pag 1 year and below ang imprisonment, doon pa lang mandatory yan. Kasi kung hindi mandatory, then kung dumiretso sila sa court without any barangay settlement, walang CFA, Certificate to File Action, yung kalaban mo, pwede mag-file ng motion to dismiss. To dismiss. On what ground? Based on jurisdiction? Hindi. Based on failure to comply the requirement of the law. Yung tinatawag na absence of, tinatawag na probable cause or the probable cause in the case. Uh-oh. One of the requirement ng batas is kailangan i-comply mo yan. Kung hindi mo i-comply, pwede yung kalaban mo mag-file ng motion to dismiss. Uh-oh. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-comply ng certificate to file action sa barangay, kung nag-file ka ng kaso sa court, hindi automatic i-dismiss ng court. Okay. Why? Kasi kailangan pa ng motion to dismiss. Kung hindi siya nag-file ng motion to dismiss, kahit na walang barangay CFA, certificate to file action, pwede ituloy ang kaso sa korte. Muli, ako po si Christian Manyo at ito ang programang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga isyu at paksa na may kinalaman sa batas. Kung kayo ay may suwestiyon o topic na gustong pag-usapan, i-message lang yan sa aking Facebook page na Christian Manyo o tweet ako sa aking Twitter handle na @xchan_mano. Magandang araw! And you are now watching Legal Minds, kung saan ating lilinawin at inimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Different credit card holders ay qualified sa PAW yan kasi wala kang pambayad. Kaya meron tayong order guidelines sa PAW at pwede silang tumakbo. Hindi in-specify sa batas ano yung other identifying features, pero example siguro niyan kung meron kang prominente na credit card, wala namang guarantor na ngayon eh. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may halkidad o malas na mga litrato o magkipagtali, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga issue na may kinalaman sa batas.